5 mag-anak sa San Fernando City, Pampanga, nawalan ng bahay matapos masunugan. May ulat si Russell Simorio. Sa kuha ng amateur video, kita ang mabilis na pagkalat ng apoy sa ilang kabahayan sa Barangay Sindalan, San Fernando City, Pampanga. Kwento ni Mang Roel, ang naiwang nakasinding kandila sa gilid ng bahay ang dahilan ng sunog. Wala po kayong magagawa, nangyari na yun. Hindi naman po na maano yung tao na nag-iwan ng kandila. Kahit anong kayo, wala nang mangyayari dahil nasunog na. Siyempre, sir, matatakot ka dahil nga yung pamilya mo nandito. Lalo na yung sunog, nag-upsa doon, tapos nandito. Ito lang yung sa amin. Sa Kabuuan, 5 bahay ang tinupok ng apoy. Halos walang naisalbang gamit ang mga nasunugan na ngayon nananawagan ng tulong. Tanging itong kusina na lang ang makikitang nakatayo sa bahay na ito. Pero ang kusinang ito hindi na rin mapapakinabangan dahil sa tindi ng nangyaring sunog. Umabot ng mahigit 30 minuto bago naapula ng mga bumbero ang sunog. Tumulong na rin sa pag-apula sa apoy ang mga residente dahil kung magpapatuloy pa ang sunog, posibleng madamay pa ang 4 pang katabing mga bahay. Po, nangamoy lang po ng kuryente. Akala po namin may nag-spark lang na ano, nasaksakan, ganyan. And pagtayo po namin, matutulog na po kasi talaga kami. Pagtayo po namin, malaki na po yung apoy sa likod namin. Dun po. Nasunog din ang isang bahay sa Barangay Bangkal, Guagua, Pampanga. Tumagal ng 2 oras ang sunog. Ayon sa BFP, faulty wirings ang nakikitang dahilan ng sunog. Combustible material po lahat na nasa loob ng bahay. Yung flooring is kahoy. Pati po yung ceiling at saka yung trusses po niya, wood po sila lahat. Kaya kagad po nag-ignite. Mula sa Pampanga, kasama si Henry Domencil, Russell Simorio. 1. North Central Luzon.